Pakita ko sa inyo kung ano ni itsura ngayon ng aming puksong alamo. So, let's go guys. Ay nandito tayo sa labas ng aming bahay. So wala yung mga anak ko at pumasok sila today. Pero sinusundo sila ng bath nila. Kaya hindi namin na sila hinahatid. Hindi katulad nung dati na hinahatid namin sila tapos susunduin namin pag-uwi. So for today's vlog, ililibot ko kayo dun sa may puksungahan dun. I-explain ko sa inyo yung ano kung bakit kailangan alisan ng bunga yung aming mga tanim, bawat sanga niya. So, papakita ko sa inyo kung ano na itsura ngayon ng aming puksungahan. Let's go guys. Dito tayo sa labas. Medyo maliwanag at masikat ang araw. Ayan. Let's go guys. Tababoy na nga ako guys. Kakakain to. Lakas ko kakain ng mga ano, Korean food talaga. Eto guys to, pakikita ko sa inyo ha. Babaliktarin ko yung camera. Ay, wag na pala natin baliktarin. Pakita ko na lang sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa labas. Kasi dito guys, tapos na siya eh. Tapos na siya ang tanggalan ng mga bunga. Ayan, nakikita nyo to guys. Ang laki niya na, diba? Oh, ayan o. Malaki na siya. Bakit iisa lang yung naiwan? Yes, isa lang talaga yung iniiwan namin. Lalo na kapag wala siyang masyadong dahon. At yung dahon niya is nasa dulo pa. So, isang piraso lang yung aming iniiwan. Naaalala nyo guys, lagi ko dito ha. Ayan, dito. Flowers. Flowers pa siya nun, diba? Ngayon, ito na siya. Bunga na siya. So, ayan. So, dito, kaya namin siya isa lang ang nilagay. Dahil mabigat ang pukso nga. So, isa lang ang pwede. At saka, yung leaves. Yung leaves na natitira is kakaunti. Kaya, kailangan isa lang talagang ilagay. So, dito tayo sa part na mas marami. Dito tayo sa malaking sanga. Yan. Dito tayo. Ayan guys, malaking sanga. Oh, hindi makita masyado. Maliwanag kasi. Wait lang. Dito tayo sa baba. Ayan. Ikita nyo guys, ito mahaba, diba? So, marami siyang dahon. Ito guys, kapag sobrang dami, kasi ito guys, sobrang daming bunga talaga yan. Sobrang dami. Yung isang sanga na yan, yung super haba na yan, umaabot siguro ng mga nasa 20 yung bunga or mga nasa 15 or basta something. Kasi sa ibabaw, meron pa siya. Sa ilalim, meron pa uli siya. So, kailangan natin siyang tanggalan ngayon ng bunga. Natanggalan namin siya ng bunga. So, ang natira lang dito is isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4 pieces lang talaga yung natira na bunga niya. Sa dinami-dami niyang bunga, bakit 4 pieces lang yung aming iniwanan? Bakit? Kasi guys, sa sobrang dami ng bunga niya, mabigat. Mabigat masyado yung pukso nga. So, hindi kakayanin ng sanga na to na yun na marami kaming ilalagay. So, kailangan talaga is 4 pieces lang sa isang habang sanga na yan. Pwede rin 5 pieces kung mas mahaba pa yung sanga. So, ayan. Tinanggal namin ngayon. Gaano kahaba ng dangkal ang kailangan namin i-ano, ang i-distance. So, dini-distance namin siya. Ayan. Ganyan siya. Isang dangkal yung distance niya. Nakikita nyo guys. Hindi nyo nakikita, no? Ayan. Isang dangkal yung aming distansya. Ayan. Isang dangkal. Bakit? Kasi kung hindi namin siya lalagyan ng distance, hindi makukuha talagang lumaki. Lumaki nung pukso nga, hindi siya lalaki. Kasi ang pukso nga guys, sobrang laki, diba? Nakikita nyo naman nung dati, nung nagtatrabaho ako. As in, sobrang laki talaga. As in, gumaganyan siya kalaki. Meron kasi minsan na sobrang daming bunga, may tendency na maliit yung maliit yung kanyang ilalaki. So, kaya talaga, kailangan ng distansya is isang dangkal. So, ayan nga. Apat na piraso siya. At saka mas mainam din, binabawasan namin yung bunga. Bakit? Kasi yung
sustansya yung ano fertilizer na nilalagay namin, kailangan makakuha agad ng di ba ng puksunga. Kung mas marami yung bunga, mas marami silang maghahati-hati. So kailangan talaga bawasan namin. So ayan guys, lilibot ko kayo. Ayan, malalaki na siya ngayon, di ba? Sobrang lalaki niya na, oh. Ayan, ngayong June, medyo June ba? Ay, July ba ngayon? Tatanga-tanga eh, no? So ayan, ito na kami. So ayan. So happy kami kasi medyo tapos na 'to, tapos na siyang tapos na siyang iano, tanggalan ng mga bunga-bunga. So doon na lang, doon sa may part na ano, hindi pa tapos doon, pero yung sa mountain tapos na, at saka yung sa likod ng bahay namin, saka itong sa harap. Ayan. So dito tayo. Ikot-ikot ko kayo, guys. Ayan. Ayan 'no. Diba? Ang dami niyang bunga, guys. Sobrang dami. So, mga May, mga siguro katapusan ng Mayo, or ano, maglalagay naman ng papers. Ayan. Sobrang sariwa ng hangin ngayon. Maganda. Hindi masyadong masikat yung araw. Hindi masyadong mainit. So, ito yung aming sumahan. Wala akong magawa today. Kasama ko. Wala akong kasama. Mag-isa lang ako. So, ayan guys, baliktarin natin yung camera para makita nyo naman. Oh, ayan yung aming pokso nga, diba? In-explain ko naman na sa inyo kung ano yung mga dapat, diba? So, ayan siya. Ayan, laki niya, no? For sure, malaki tong bunga na to, guys. Lalo na to, oh. Ayan, laki niya, diba? Kita nyo, guys. Ayan, ayan siya. Ayan. So, happy ako kasi... Kaya nga guys, hindi ako masyadong nakakapag-focus sa pag-upload dahil busy ako sa pagluluto para sa mga walkers namin. So dito tayo sa kabila. Ito yung likod namin. Diba napakita ko na sa inyo dati ito. Ayan o, ito yung sa likod. Ang daming bunga. Of course, maraming bunga. Nakakatuwa kasi ang sisipag ng mga ano. May mga edad na yung walkers namin pero... ayan o. Pero grabe talaga kahit may edad na sila, ang lakas ng katawan nila. Daming bunga nito, oh. Oh. So ayan, dito tayo sa likodan. Ano yung meron dito sa likod ng bahay namin? Nagtanim yung aking pakita ko sa inyo yung mga tanim ni Bianan. Eh, ayan yung pa, oh. Tinanim ng asawa ko. Ayan. Ayan, payanak. Green leaves onion. Ayan siya, guys. Medyo maliliit pa siya. Lettuce. Ayan. Tanggal natin to. Si Bianan yung nagtanim nito, guys, eh. Nagulat na lang talaga ako. Eh, kasi ilang araw magdambag umuulan, diba, guys? Ayan yung lettuce. Ayan, sangchu. Sangchu ang tawag dito yan sa Korea. Tapos, ewan ko kung ano to. Ewan ko lang kung ano to, guys. Ayan. Kalabasa ata ito. Ayan. Kalabasa ata yan. Tara pa dun sa kabila. Meron pa. So, sangchu uli. Si Bina nagtanim. Medyo malaki na siya kumpara dun sa kanina. Tapos ito may talong. Ayan. Eggplant. Tapos ito, pipino. Nung kanina yata kalabasa. Hindi ko lang kung kalabasa rin to. Kasi may pipino rin tinanim si Bina. Dalawa lang yung talong namin. Dalawa lang. So, ayan lang, guys. Ito na kayo, guys, dun sa, ano namin, sa farm namin, sa harap, at saka yun sa likodan. And, kung ano yung mga tanim-tanim dito sa amin, sa province. So, ngayon naman, guys, I decide na magluto ako ng ahop guk. Samahan nyo ako magluto ng ahop guk. Kasi, yung friend ni Vianan, is nagbigay sa amin ng ahop. Ano siya, parang dahon siya. So, ayan. Magluluto tayo. Keep on watching, guys. Samahan nyo ako magluto. At bagong kaalaman na naman na recipe ang inyong matututunan. At syempre, ito ay natutunan ko rin sa aking Bianan. So, mag-start tayo, guys, para makita nyo na kung paano ako magluto ng ahop guk soup. So, let's start! Daw ba ako magluto? Sabi ko oo, marunong ako magluto ng ahop kasi natutunan ko rin yung kay Bianan. Ayan guys, ito siya. Parang style sa luyot siya. Parang style sa luyot siya sa atin sa Pinas.
Pero kakaiba lang lang yung mga sangkap na inilalagay. Diba sa atin parang bagong yata? Bagong nga ba? Ayan guys. So ibabalitarin ko yung camera. Papakita ko sa inyo. Ito ngayon yung ating lulutuin for today's vlog. So wait lang guys. Pabalitarin yung camera. So parang saluyot sa atin, diba? Ayan. Binigay ng kapitbahay namin. Nung best friend ng biyanan ko. Ayan. For today's. Yan nga. So papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin sangkap. Ito. Dashida. Ayan, dashida yan guys. Tapos yung nag-unab ako, nagsaing ako ngayon. So, yung pinag-unaban ko ng bigas, ito yung ating gagamitin. And yung ating ito. Chenjang. Yan yung ating gagamitin for today's. Siyempre, hatalain natin siya mamaya. So, ayan yung ating, yan lang mga sangkap niya. So, easy lang guys ng mga sangkap niya. So, mag-start na tayo para hindi tayo magtagal. Guys, yung ating kaserola na gagamitin. And ito yung ating ahop, same brand. Nahugasan ko na siya. So, ilagay na muna natin yung ahop. Unahin natin yung ahop na dahon. Hinugasan ko na siya guys. Yun ako nang hugasan. So, ilagay muna natin. Medyo madami siya. Ayan. Puro gulay dito guys eh. Nasasanay na talaga ako dito sa binan ko. Ayan. Masarap yan guys. Ako. Then, isunod natin itong ayan, yung ating sabaw ng bigas. So, ilagay na natin. Ay. Ayan, dahanin natin. Dagdagan natin. Dagdagan natin ng tubig. Ayan, dagdagan natin. Medyo marami yung ating ahok. Naparami yata siya. Dadagdagan lang natin yung sabaw. Ayan. Then, isunod natin yung ating kenjang. Yan muna natin. Ayan. Ganyan natin. Kasi mamaya maano naman siya guys. Pag naluto siya, kukunti rin yung tubig niya. So, lagay tayo ng kenjang. Ayan. Yan yung next natin na sahog. Ganyan itsura niya. Kinagawa yan ng binan ko guys. Yung binan ko gumagawa niyan. Ano to? Fermented. Ano yata ito? Tawag dito? Soybean paste. Oo. Siya yung gumagawa niyan. Next time, aaralin ko naman kung paano gumawa ng soybean paste. Ganyan siya guys. Gaganyanin nyo siya. Sasalain nyo kasi maraming buo-buo yung soybean paste. Diba? Dagdagan pa nga natin ng tubig. Medyo kinulang yata tayo sa tubig kasi ang dami ng ano. Yan. Ang dami ng yung gulay. Yung ahop. So, ayan guys. Ganyanin nyo lang siya. Salain nyo. Diba? Nag-iiba yung kulay niya. Dahil yun sa soybean paste. Or duwenjang? Duwenjang ba? O, duwenjang yata yung tag dito. Next time tuturo. Ay, tuturo. Titignan natin kung paano gumawa si Binan ng ganito. Kasi noon hindi ako medyo nakapanood nung ginagawa niya to eh. Kasi ano, yung mga bata nandito sila. So ito, tapon na natin to. Then maglagay ulit tayo. Marami naman siya, so lagay na natin lahat. Ayan. Ito ang aming tanghalian namin mag-asawa. Wala na may mga bata. Mainam nga yun at marami ako natututunan sa aking binan. So, wala siya. Ako yung ano, magluluto para sa asawa ko. Siyempre, hindi kailangan puro
Baka mamaya, akala ng binang ko, puro na lang Philippine food pinapakain ko sa asawa ko. So, kailangan talaga mag-aral, magluto ng Korean. Korean ano ba? Soup. Korean soup, Korean panchan, Korean side dish, mga ganyan. So, ayan guys. Ganyan yung kulay ng tubig natin. Ganyan yung naging kulay ng tubig niya, di ba? So, ang susunod natin step, lalagyan natin siya ng dashida. Ayan na yung dashida. Yan na papasok yung dashida. So, lagyan natin siya ng dashida. Total, marami naman siya. Yan lang. Super easy lang, guys. Saka maraming sabaw, di ba? So, buksan na natin yung ating kasul. Lagyan ko na siya ng dashida, guys. Ayan na yung itsura niya ngayon. So, tatakpan na natin siya. Buksan na natin yung ating kasul. So, aantayin natin siyang kumulo ngayon, guys. Babalikan natin siya after a few minutes. Okay, guys? Magbabalik tayo. A few minutes later. Na natin, guys. Kumukulo na siya. Ganyan ang itsura niya. Kumukulo-kulo na siya, guys. Pero kailangan natin siyang lutuin ng mabuti kasi, di ba, dahon siya. Baka mamaya, di ba? Kailangan cook well. Cook well daw, ano? So, ilang minuto pa uli, guys. Mamaya tayong babalik. A few minutes later. Ayan, kulong-kulo na siya, guys. Ayan, ganyan yung kulay niya. So, ibig sabihin niyan, luto na siya, guys. So, ipiprepare ko na siya ngayon para makakain na rin kami ng pananghalian ng asawa ko. So, ayan lang, guys, for today. So, I hope good. Guys, ready to serving na ang ating ahok cook soup. Do you wanna know? Tsaka na magugustuhan ito ng inyong mga tinan. And I think I have to listen. Because the sun is up. Guys, tapos na ang ating ahok cook soup. Yan na, naipakita ko na sa inyo kung paano ako magluto ng ahok cook. Ganyan yung turo sa akin ng Bianan ko. So, ang dami ko talaga natututunan kay Bianan dahil sa almost 5 years ko dito is nakikita ko siya lagi na nagluluto. Is pinapanood ko siya para mas marami akong kaalaman. So, tapos na kami kumain, guys. Always naman, hindi ko pinapakita na kumakain kami dahil ayaw ng asawa ko sa camera. So, for today's vlog, yan lang ang inyong makikita o yan lang din ang aking maipapakita sa inyo. So, ayan guys, for today's vlog, thank you for watching. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay pindutin mo lang ang subscribe button, bell, at para manotip po kayo sa susunod kong mga gagawin pa mga video at vlog. Thank you for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!